Mga kapuso, uuwi na po ako. Samantala po, pumanaw na ang veteranong TV at radio broadcaster na si Mike Enriquez sa edad na 71 taong gulang. Kinumpirma ito ng GMA News na nagpaabuti ng pakikiramay sa pamilya po ni Mike. Si Mike Enriquez ay naging anchor at host ng 24 Horas at Investigador. Nakikiramay po ang TV Patrol at ABS-CBN sa pamilya ni Mike Enriquez. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos 2 dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 Horas. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na Investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging senior vice president and consultant for radio operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon nang buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Sa mahigit 50 dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Siya po ang kasakasama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysayan. Ang aming kaibigan, kapuso at kasamahan, minahal at inabangan din ng milyong-milyong mga Pilipino. Yun ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas. Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig. Sabi nga ng ilan eh, same-same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya ay 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon ng dalawa. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, oh, why don't you try? Nothing to lose. I'll read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Ang oras po natin, 7:38 siguros, bubukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula nang mangailangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang saksi. Saksi! Nakawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila ay mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervous ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita.
taong 2000 nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinaka-respetado, pinaka-pinagkakatiwalaan nang maging isa sa mga anchor ng 24 Oras. Ito ang 24 Oras! Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 Oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Nang eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula gera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanan nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan o. Ngayon, ito na. Sa lupa. Pati pinaka malalakas na bagyo. Mahigit na 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga ng barko na mga sakong puti. Ni isang bubong mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala kang makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi na patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! 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 Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang sidhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri eh. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Nang coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick. Hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong masahan namin sa inyo ngayon? Maninigil ka na? Yes! Maaga. Yes! Ang mga singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pakikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike. Hanggang sa ating muling pagkikita. Alam niyo, gusto kong palakpakan si Mike. Galing talaga. Woo!
At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tianco. Ako naman po si Vicky Morales para sa... mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangin. Mula sa GMA Integrated.